kagabi, binisita kami ni Ambo. Ano, typhoon signal number 3 kami kagabi dito sa Catanduanes. Hindi naman ganun ka lala yung destruction kasi ayan, yung mga dahon is yung mga kahoy is tayo pa naman at saka may mga dahon. Ano lang yung dala niya kagabi. Napakalakas na ulan. Saka ngayon maghapon umulan pa din. At saka, ayan, baha-baha yung aking bakuran. Ulan lang yung dala niya kagabi. Saka yung bandang mga 2 AM. Yung ang lalakas na kidlat. Ang lalakas ng kidlat at hulog. Yung parang, yung nakakatakot talaga. Kasi, di ba yung salami ng bahay ko is, ay ang bintana ng salami, ang bintana ng bahay ko is salamin. So, alam niyo pag yung kumidlat ng malakas talaga yung buong kwarto namin, lumiliwanag. Nakakatakot. Andito ako sa may pintuan. Inaabangan ko yung pagbabalik ng aming internet connection kasi umalis siya kagabi kasama yung aming ilaw. Ano bang tawag doon? Power supply. Oo, yung kuryente namin kasi di ba dumaan niya si Ambo. So ayun, natangay niya yung aming power supply at saka yung aming internet connection. So ano yun eh, around midnight. Yung aming ilaw after 12 hours nakabalik na. Pero yung aming internet, naku, iwan po kung kailan siya babalik. Sabi ko nga, bumalik ka na please. Kasi alam niyo guys, yung aming internet connection para nang ano siya, party ng aming pamilya. Pag siya nawawala, wala, malungkot. Malungkot lalo na yung aking dalawang anak kasi yung si Karil, hindi siya maka-TikTok. Si Stephen naman, hindi maka-ML. Oh, kaya yung dalawa, parang, ayun, ang lulungkot nila, nagkukulong lang doon sa kwarto kasi wala pa gang, hindi pa mawabalik si internet. Ay, ito ang mahirap pag walang internet, walang... Buti na lang, may ilaw na kami, hindi na masyadong... Iwan ko lang mamayang gabi kung magbo-brown out pa. Pero ano naman na eh, dumaan lang naman si Ambo, si Typhoon Ambo. Dumaan lang naman siya at hindi naman grabe yung destruction. Malakas lang na ulan. Iwan ko nga lang kung bakit talaga umalis din pati internet. Tumawag na si Stephen kanina sa 1... Ano tinawagan mo, Buboy? 171, yung hotline ng PLDT Fiber. Ewan ko, wala namang sinabi kung kailan babalik yung aming internet. Basta binigyan lang ng reference number. Reference number. Buti sana kung MTCA number ang ibinigyan. Nakakatuwa yun. Yun, nabigay ng reference number. Ewan ko kung para saan yun. So anyway, last December, bumagyo din dito sa amin. Ito na yung pinagtatalo na namin magnanay. Dalawang anak ko at ako. Kasi nung December, bumagyo din dito sa amin. Pero malupit yun. Kasi yung aming mga tanim, lalo na yung mga saging, ayun, nang tumbahan lahat. Tapos itong, yung dito sa harap namin, di ba yung parang may bundok. So, nakalbo yung mga kahoy. Yun, December lang yun, pero hindi namin maalala kung anong pangalan ng typhoon na yun. Pero that time, 3 weeks. 3 weeks kaming walang ilaw at 3 weeks din kaming walang internet. Ang ginagawa namin noon, pumupunta kami doon sa bayan, naghahanap kami ng data, makakorek sa data. Pero noon okay lang kasi di ba maluwag yung ano noon kasi wala pa nga yung itong COVID-19. Yung sitwasyon ngayon ay iba kasi ano na kami COVID-free dito sa Catanduanes.
Pero naman, yung sinusunod pa din yung protocol ba ang tawag doon? Yung social distancing, tsaka yung mag-wear ka ng mask. At yung tricycle dito, yun ang aming transportasyon dito. Isa lang yung allowed na passenger punta sa bayan. So, ayun, mag-aarkila ka ng masasakyan. So, mahirap kasi sayang din yung perang i-aarkila. So, dito lang kami sa bahay. Hindi na lang maghahanap ng data para makakonect sa internet. So, sana nga lang mabumalik na yung aming internet. Bumalik ka na, please! So, anyway, yun lang, guys. Malungkot kasi yung panahon, naulan. Hindi na masyadong maulan, pero napakakulimlim. Pero, as of now, kasi hindi nga kami ma-update, hindi namin ma-update. Wala na yata ang typhoon signal. Wala na lang yung ulan na lang yung natira. Asan na Buboy yung bagyo, Buboy? Masbate? Nasa Masbate na ba, be? Sabi niyo kanina, saan na? Basta wala na siya dito sa Catanduanes, nakalabas na siya. Sana nga lang, huwag niyang tangayin yung aming internet, ibalik niya na. Kasi, mahirap walang internet. So, yun lang, guys. At least, safe kami dito. Magandang hapon sa ating lahat. Okay, so yun nga guys, tumawag kami sa Makati. Tinanong namin si ate, kasi di ba si ate andun sa Makati. Tinanong namin siya kung ano ba yung pangalan ng bagyo last December, kasi sumasakit na yung ulo namin. Kaiisip kung ano ba yung bagyo ngayon. Kaya pala din namin naiisip kung anong bagyo yun, kasi hindi pala kami mga tisoy. Typhoon Tisoy pala yun siya, guys. Yung malakas na bagyo last December. So, sana nga lang hindi magkaka-internet na kami para sumaya naman itong dalawa kong Junakis. So, hi kayo, baby. Nababaliw na dito, guys. Ayan. Nababaliw na daw sila sa lungkot. Ito yung aming internet. PLDT Fiber. Nailaw naman siya. Aming landline. Nailaw naman siya, pero ano yung lumalabas, Buboy? No data connection daw. No connection. So, ayan, nakakalungkot.